What's up sa inyo mga boss? So today, meron na naman pinadalang item sa atin si Banggood.com. So ito, most requested video to. Halos lahat ng video ko, merong comment nito na kung paano maglagay ng ganito, paano mag-install ng ganito. So ngayon, pinadalan tayo ni Banggood para install kay Smash. So, ang pinadala sa atin is ayan, digital panel gauge. Ayan, ang daming wires. Tapos, meron siyang kasamang sensor. Sensor yan mga boss para sa speedo gauge. Tapos wala nang iba. Wala siyang manual or wiring diagram, kaya hahanapin pa natin tong mga to. Ang dami. Pero ito hindi na, kasi ito yung sa sensor. Ito na lang, dalawang maraming to. Tapos gumawa na din ako ng kulay ng wires. Ayan. Kaso wala pa tayo dito. Kaya hahanapin ko muna mga boss. Tapos kapag final na to, dun ko na lang sasabihin yung mga wiring kung saan itatap. So bago pala ang lahat, maraming salamat kay Banggood.com sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. Tapos kung gusto nyong umorder nito, link in the description mga boss. Tapos eto na yung mismong item. Meron siyang dalawang button. Ito wala na. Ayan, simple lang. Ayan, RPM gauge. Tapos dito yung digital niya. So mamaya makikita natin. So again, sa mga gustong order nito, link in the description mga boss. Tapos mga boss, ayan, natanggal na natin yung mga socket niya para madugtungan natin ng mga wires. Ayan. Tapos na-trace ko na din pala yung mga wires. Ito yun na. Pero mamaya, ipa-final ko. Ido-double check natin to mga to. Ayan. So, bali, ayan na mga boss. Na-finalize na natin lahat ng mga wires. Ayan, rewire ko na. Ayan, tinanggal ko yung mga socket. Tapos dito, rewire ko. Kasi ito yung mga indicator sa neutral, first gear, second gear, third gear. Tapos ito naman is indicator sa signal light, battery, fuel, negative, positive. So yun. Tapos dito is yung sensor. Tapos itong hiniwalay ko na to, ito yung sa RPM gauge. So ngayon, plug and play na lang dun sa stock natin na socket. Tapos ito yung socket ng digital panel gauge. Ayan. So tapos ito yung stock ng Smash. May kulay blue na socket doon at white. Yung white na socket, 6 pin socket siya. Tapos 5 lang yung wire. Tapos yung blue socket, 9 pin siya. Tapos 7 wire. So dito tayo. So bali, meron ng connection yan mga boss. Yung blue na wire is neutral. Tapos white yellow, first gear,
tapos red, black, second gear, third gear, green, tapos yellow, blue para naman sa fourth gear. Tapos itong nakakonektang ito, ayan, ito yung galing sa digital panel gauge. So kaya screenshot nyo na lang mga boss para magets nyo maigi. Tapos dun naman tayo sa blue socket ng smash natin. Itong yellow wire is high beam. So iko-connecta natin to dun sa blue wire ng digital panel gauge. Tapos yung orange wire is after ignition. Yung kapag sinwitch on mo yung ignition switch, dun lang magkaka-power. So ito yun. Dalawa yung nakakonekta dyan, isang purple at black. Kasi ito yung battery at after ignition ng digital panel gauge. Tapos, negative ng fuel, negative. Fuel para sa yellow-white ng digital panel gauge. Tapos yung sky blue, itatap natin dito sa green ng signal light. Tapos, black naman is para sa orange ng signal light. Tapos, since na wala namang ilaw itong panel gauge natin or digital panel gauge, hindi ka guys sa stock kasi automatic na umiilaw na to dito sa orange wire. Kaya wala nang connection yan. So, balikan yan. Screenshot nyo na lang mga boss para mag-gets nyo na maigi. So, bali itong socket na to, ito yung sa stock ng smash, yung kulay blue. Tapos ito yung mga connection na to. Ito yung galing sa panel gauge. Ayan. So ngayon, since na plug and play na lang to, subukan na natin mga boss. Try natin kung gagana yung digital panel gauge na to. So tara. So tapos mga boss, natanggal na natin itong stock na panel gauge. Ayan, dalawa lang naman yung socket niya, isang blue tsaka isang white. Yung blue yung sinasabi kong 9 pin pero 7 lang yung available. Tapos dito is 6 pero 5 lang yung available. So tinanggal na natin. Nasabi ko na kanina, itong white na socket na to is para sa mga gears, first gear, second gear, neutral. Tapos itong blue is para sa power, after ignition, fuel, signal light, at iba pa. Pagdating dito sa kulay blue na socket, meron na tayong plug and play na socket dito. Tapos dito wala pa, pero tatap lang naman natin sila gaya dun sa pinakita kong wiring diagram. So ito yung itatap natin sa kulay blue. Ayan. Bali sundan nyo na lang yung ginawa akong diagram mga boss. Ito yun para sa blue na socket. Ayan. Tapos ito sa white na socket. Ito yung iko-connecta natin. Yung neutral na blue, hanapin natin dito. Ito. Koconnecta natin sa green red. Hanapin natin yung green red dito. Ito yung green red. Koconnecta natin sa blue. Tapos itong pink na wire na galing digital panel gauge, kukonekta natin sa white and yellow. Ito yung pink wire. Kukonekta natin sa white-yellow. Ito. Pansamantala lang muna to mga boss.
kasi wala pa tayong socket. Papakita ko lang sa inyo na umaandar. Tapos itong blue red, ikukonekta natin sa red block. Tapos itong green block na galing digital panel gauge, kukonekta natin sa green. Ayan. Green na may blue. Tapos last, itong yellow red, kukonekta natin sa yellow blue. Ayan. Again mga boss, kung nalito kayo, ito na lang yung sundan nyo. White socket. Tapos ito yung blue. Ayan, screenshot nyo na lang mga boss. Tapos last, itong connection ng RPM. Para mapagana natin yung RPM gauge, yung black and yellow wire. Itatap natin siya sa pulser. So tara. So ito yung pulser ng smash natin. Ito. Dito natin siya itatap sa green na may white lining. So ayan mga boss, kumpleto na lahat. I-try na natin. Ayan, neutral. Tapos, fuel gauge, magana din. Try natin i-i-beam. Tapos, signal light. First gear, second gear, third gear, fourth gear.
So tapos last, try natin itong sensor niya. So yan, gumagana lahat. So tapos sigurado merong magtataka kung bakit hindi ko siya in-install or pinix dito kay Smash. So kaya hindi ko siya pinix dito kay Legendary kasi ipapagibaway natin. Kasi hindi ko rin naman balak na mag-install ng digital kay Legendary o sa Smash ko. Pero since na most requested video to, ayan, ginawan ko ng video and then pinakita ko yung wiring niya. Tapos, bagong lahat, special shoutout or maraming maraming salamat kay Banggood.com sa pag-sponsor ng mga parts, lalong-lalo na itong digital panel gauge na to. Maraming maraming salamat, Banggood.com. Para makasali kayo sa giveaway na to, kung gusto nyo to, ganito lang yung gagawin nyo. Screenshot nyo to, itong video to, tapos magpo-post ako sa FB page. Kailangan naka-like ka sa FB page ko kasi doon ako magpo-post about dito sa video to, and then doon mo i-comment yung screenshot mo na may kasamang hashtag road to 50k subs and then hashtag Banggood. So balikan ito. So again, para makasali dito sa giveaway na to, para may chance kang mapasaya itong digital panel gauge na to, ang gagawin mo lang first, screenshot mo tong video ng to, and then dun mo i-comment sa pinost kong related dito sa video ng to sa FB page ko. Tapos ilagay mo lang tong hashtag na to, tong dalawang to. And then sa post ko sa FB page ko, nakalagay din dun yung deadline hanggang kung kailan kayo pwedeng sumali. Comment na kayo mga boss. Tapos, magpo-post ako sa YouTube and FB page ko kung kailan ko ipo-post or i-announce yung nanalo dito sa digital panel gauge. Tapos pala, nakalimutan ko, last, meron siyang dalawang button. Itong banda sa right side, itong button na to, is para sa auto, trip, yung kilometer niya, tapos babalik sa auto. Tapos ito naman is para sa orasan. So long press. Ayun. Yung oras, tapos long press mapupunta sa minutes. Ayan. Tapos kung okay na yan, long press ulit para yun, okay na. So yun lang mga boss, again, maraming maraming salamat sa Banggood.com sa pag-sponsor ng mga parts, lalong lalo na dito sa ipapag-giveaway natin na digital panel gauge. At kung bago pa lang sa channel ko, please like the video, comment kayo na suggestion nyo, subscribe kayo syempre, at click yung notification button para every upload ko is ma-notify kayo. Yun lang mga boss, ride safe.